Operation natin. O, di ba? Siyempre, inilalagay sa... Uy, dumugo! Dumugo, dumugo! And so, nandito tayo ulit. Ayan. Bali, itong tent, kukumpiskahin na to. Yun ang pagkakaalam natin. Tinanong muna natin kasi yung last time, pinakita silang papel. Ito yata yung papel. Tingnan natin kung anong magiging pasya. Ayan, bali, pinatuloy. Ayan. Tingnan natin kung anong magiging pasya. Ayan, si sila engineer kasi ang magpapasya niyan, pero pinababaklas na itong tent eh. Pinakuha. Kasi nga nandito sila sa kalsada. Kagaya ng sabi ni Tata, di kahit na may permit raw yan, bawal raw yan kasi nga nasa kalsada. Ay, sir. Yan, kaya pinakumpiska na ng ating clearing team dahil nga naka-obstruct sila dito. Extraction po yan, hindi po pwede. Pero ito yung inano na lahat na nakukuha sa mga sarohan po, diba? Pero, sino nasabi? Ay, nasan yung papel? Ito yung papel ninyo. Ito yung papel na inano sa amin eh. Binigay sa amin. Ino, hindi yung magbigay. Ito po, sa office at sa ganyan po eh. Lahat na naitatanggal dyan, pwede kinagay sa at sa M Plaza. Sa Plaza lang? Iba kayo ang nagbibigay. Ito, sa Artisa. Ayun. Kasi nga dahil Bali, wala talaga sila palang permit dito. Ayan. Kasi proposed papers lang pala yung nasa kanila. Ayan, na lahat ng mga vendor dito ililipat dito. So proposed yun. Bali, hindi pumayag si chairman, kaya kansilado yung proposed. Ayan, kasi kinausap pala ni Manila Hawkers natin si chairman dito, hindi pumayag nga na ilagay sa plaza. Ayan, so kailangan talaga silang i-clear dito, di ba? Maraming nga po yung ibang barangay dahil na ako nasa
Mag-coordinate po kayo ma'am sa Okers para bigyan kayo ng ano ha? Hindi, for the meantime, hayaan nyo po lang kasi wala pa dito yung ano eh, si chairman. Ilang beses? Wala pa si chairman. Ilang beses? Pakipag-usap na lang muna. Hindi, ang pinag-uusapan yung sa tindahan. Okay. Pero yung bodega na yan, sa pero yung kanina yan, sa engineering po kayo makipag-usap. Oo, makipag-usap na lang po. District 5 po ha, yan. Magpag-ano kasi pagka hanggang kailan no, pwedeng ano yan. Hindi, hanggang mamaya. Hindi, mamaya lang. Mamaya lang mapunta na po. Antayan nyo siya, tignan nyo siya. Pagka wala, hindi pa tinanggal hanggang mamaya, kayo na magpanggal. Yan binigyan, bali notice pa lang to, binigyan sila hanggang mamaya. So babalikan to mamaya, kailangan na tanggal na raw to. Ayan, yun ang usapan. Okay, ako po, sa kasi sekretary po, sekretary lang po, wala pa po si Kapitana. Ngayon, mamaya, pupunta kayo po si Kapitana, siya po magiging pag-usap. Wala po, para hindi ako... Either ikaw si Leo o si Jusay, ano kay chairman para magkaroon ng agreement para tanggalin, ha? Ayusin po natin yan. Kasi po, yung nagay sa plaza, mga nagtitinda dyan, Patatanggal na. Ginawa pala nilang kusina to, lababo. Ayan. Oo nga. Lababo na nga. So, pinatatanggal to nila engineer. Kasi naka-obstruct siya, sakop niya yung kalahati ng kalye rito. Titignan natin, no? Oh. Yung kalahati ng kalye, sakop niya, oh. Tanggalin niyo, ginawa na nilang ano? Lababo. Tanggalin niyo, ginawa niyo lababo. Bali sila, ma'am, sabi niya, sekretary raw siya. Pinapupunta sila sa Manila Hawkers para bigyan sila ng area kung saan sila pwede magtinda. Ayan, bibigyan naman sila ng permit eh. Ganun naman ang ating Manila Hawkers eh. Lahat na nag-a-apply ng business permit, talagang binibigyan nila. At sila mismo naglalagay kung saan sila pwedeng magtinda para hindi nga sila naabala katulad nitong clearing operation natin. O, diba? Siyempre, inilalagay sa ayos ng ating Manila Hawkers yung mga vendors natin. Lalo-lalo na yung mga nagtitinda ng pagkain, diba? Kaya, sa mga nagnanais na magtinda, ayan, lumapit po kayo sa Manila Hawkers para hindi kayo mahirapan na sa clearing operation, di ba? Maapektuhan kasi kayo kapag wala talaga kayong permit eh. Ayan, punta lang po kayo sa opisina ng Bureau of Permit at punta kayo sa Manila Hawkers. Sila ang magbibigay sa inyo ng area na kung saan kayo pwede magtinda at mabibigyan kayong permit. Bali, propose lang pala yung hawak nila dito. Ayan. Galing pala yun sa Manila Hawkers. Yung grease trap nila, oh. Mapaw. Yan, bali, kinonfiscate na itong mga nakaharang, pati yung tent. Ayan. Ito, gigibay na, oh. Pati ito, bodega raw to ng barangay. Binigyan lang sila ng oras hanggang mamaya nga po. Bali, babalikan to na ang ating engineering District 5 para tignan kung... para tignan kung tinanggal na nila to. Ayan. Kung hindi, ang ating engineering na po ang magigiba nito. Kasi nakasagapol nga sa ano, bangketa. Ayan. Okay, bagsak niyo na. Ayan, labag kasi ito sa ating city ordinance 8572. Yung tapat ko, linis ko, ordinance. Ayan, yung bawal maglagay na naka-obstruct sa bangketa. Bawal pamahaya ng bangketa. Bawal maglagay ng mga sabit-sabit ang bangketa. Ayan, diba? So, kailangan talagang i-clear tong area na to.
Nakakapit pala yung kuryente, delikado to. Ayun yung saksakan na to. Ayan, bali pinag-uusapan na nila kasi nga ito, gigibay na talaga to yung bodega nila. Oops. Ayan, so dito naman tayo, tignan natin kung ano nang kaganapan dito sa kabila. Ayan, ito ng tent, kinoconfiscate na rin to ng ating clearing team at inalis na rin yung mga lababo nila. Kasi kung titignan nyo, dito nila nilagay yung lababo sa gitna, pati yung mga drum-drum. So, kailangan rin talagang alisin yan dahil nga kalsada to. Nakatali pala yung yero doon. Kakalasin to ang pagkakalam ko para mas madaling maisakay sa ano, sa truck. So tubig po, dumi ng tubig oh, may mga ipis pa. Ano name mo sa ano? Cedric Bolo po sir. Ay ko si Bolo. Oo po. Ito tapong na tubig. May ipis. Yan bali tutupiin to para oops. Maisakay na maayos dun sa truck. Kasi hindi magkakasya kapag ka hindi ito nupi eh. Ayan, dito na raw ilalagay sa truck ng District 5. Distrito nila ito yun, no, sir, no? Ayan, bali inalis na nila yung mga gamit nila na natira. Ayan. So ito, itong tenda to, kumpiskay na to. Ayan, so kung titignan natin, malaki yung gininhawa nitong ano na to, street na to, dahil mas lumaki yung kalsada. Ayan. Natanggal yung mga naka-obstruct. So mas ma-access na siya ng mga tao. Ayan, lalo na yung mga sasakyan na daraan, mga emergency vehicle natin, mga bombero, ambulansya, mobile. Ayan, pwedeng-pwede na i-access anytime.
Kasi yun naman talaga yung purpose ng ating clearing operation eh. Mabuksan ang kalsada para sa publiko. And lalo-lalo na sa mga emergency vehicle natin. Alam nyo naman dito sa Maynila, siksikan. Diba? Mahirap dumaan dahil napakarami ng mga may sasakyan. So, kailangan natin magbukas talaga ng mga kalsada at paluwagin yung mga kalsada. Ayan. Kaya tayo nagkakandak rin ng clearing operation. And so, puproceed na tayo dito. Ayan, naisakay na yung mga tent. Ayan, ito pa. Ito, tas yung isa pa. And so, diretso tayo rito. Bali, babalikan to. Ayun, tatanggalin Sir Steve. Ay, ito yung yero. Kasi tinanggal natin yung poste. Oh, delikado. Oh, muuga na eh. Oo, oh, sa ako mamaya. Biglang bumagsak. Delicates. Baka mamaya makadisgrasya pa. So, ito. Ito muna yung unahin, no? Tapos ito yung mamayang hapon. Kailangan wala na yan, Sir. Bigyan na lang ng time frame. Ay, sa bagay. Parang notice muna, no, Sir? Oo, lagyan ng displacement strategy. Oo. Alfonso! Alfonso! Diabot ni Arnold, eh. So ito, linawin lang muna natin. Notice lang muna to. Ayan, yung permanent structure. Ayan, may tamahan niya. Uy, dumugo! Dumugo, dumugo! Dumugo, dumugo! Dumugo, pumutok, tinamaan ng ano. Ano nyo muna, ano nyo muna. Hawakan mo, hawakan mo. Dumugo. Tinamaan siguro. Tinamaan siya ng ano eh. Ayun o. Putok. And so, lalapatan muna ng first aid. Tinamaan siya nung kahoy. Pagbaba nung kahoy, tinamaan siya. Ayan, si Kalsada, meron dala. Alcohol. Tumama. Tabi. Maan si Kuya. Ayan, pin-first aid na siya nung forma nila. Ayan. Ready pa ako.
tayo naman tamaan. Sama natin Boy Maso, nagbabalik. Pagaling na to yung kaibigan natin. Ayan. Mamaya mag-slide yung yero, diretso sa iya. Ball cutter, meron ball cutter na yung ball cutter na yung 5. Yan, bali, tinutuklap na lang itong sa ilalim kasi hindi matanggal, naka-fix. Yan. Pero itong iba, tanggal na. Wala pang SSS yan. Wala pang SSS yan. Tapos pare time yan. Alam niyo yung hawak. Bubula yun pag bin... Babaksakan ka dyan ito. Babaksakan ka dyan. Alisin mo na yan, Nol. And so, tinatanggal lang nila. Kasi ilang paku rin pala yung nando dun. Pakumpaku eh. O, saka nakadikit kasi siya dun sa mismong bubong sa kabila. Ayan. Ayan na. Yun, so tanggal na to. Ayan, bali sasakay na dito yan sa District 5, sa 5. Ayan, yung mga yero. Kalo ni Arnold? Napalo mo yun, Nod? Yung kahoy. Hawak yung kahoy, umanuri sa kanya. Pag gano'n, pag-atak ng gano'n, bumitit. Sige, Arnold, pakalan siya, pakagano'n eh. Ginamot ba? Ginamot naman, sir. Putok ba? Verse 8. Pumutok. Sugat eh. Mababaw lang, pero dumugo. Hindi, ang bulit talaga pala. Hindi, boss, nakalan naman eh. Nagbubuyo niya. Ha? Dala na, oy. And so, balik na tayo sa truck natin. And so, nandito tayo sa Mamihan. Ayan, yung mga natira dito, oh, yun na yung kukumpiskahin. Pati yung loo na. Ayun, oh, pati yung mga kahoy pa. Oo nga, ito yung last time, eh, oh, kaso wala siyang gulong. Ayan, so, hintayin lang natin yung mga truck para makukumpiskate na itong mga naka-obstruct dito sa bangketa. Hintayin lang tayo. Kasi medyo traffic sa dinaanan natin, eh. Ayan na, naka-forma na ang ating mga truck. Ayan, pinaumpisa na yan. Kasi ito. Hoy, galgan natin to sa truck na ating ball. Edo, pasok ka, Dong! Kaya ating ball! Edo, dulo ka, Dong! Kaya ating ball! Kaya ating ball! Eh, labas ka muna, Dong! Mga lami-lamesa pala.
Pa dito tayo. Makakain na. Ano na tayo? Uunin na yun na. Bakit yung ilona? Uunin mo daw. Yan, balin. Ayun, pinakukuha na yung lona. Kasi binabalik lang nila. Yan. And so, kinonfiscate na tong loan, ah. Pati tong mga lame-lamesa pa rito. Pati mga kawi-kawi na naka-obstruct dito sa bangketa. Eh, isasakay na sa truck. Ayun, sinakay na dito. Saan? Ito ka na di! Yun! Ayan na! So, poproceed na tayo dun sa sunod na ating destination. Ayan. Ano natin? Tara! Stay tayo. Ay, ito pa pala! Ito pa! Ayun pa. Hey, sa kabilang. And so palabas tayo dito sa Mabini Street. At ang pagkakalam ko, kakaliwa tayo dito sa Pedril. And so sasakay na tayo sa truck after natin dito.